Ang patuloy na paglabas ng mga nakakabahalang balita tungkol sa umano'y katiwalian at mga hindi magagandang gawain ng bagong pamahalaan ay nagdudulot ng galit at pagkadismaya sa taong bayan. Hindi nang araw makita ang tiyak na patutunguhan ng bansa sa ilalim ng pinunong waring walang pakialam sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Lalo pang nagiging mapanlikha ang sitwasyon sa mga ulat na naguugnay sa unang ginang na si Liza Marcos sa mga katiwalian at pandaraya na nagpapailalim sa pangamba ng mga OFW na nagtatrabaho ng marangal para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Tila nadaragdagan nga raw ang agam-agam sa hinahanap ng bansa na tila nawawalan na ng saysay ang hangarin para sa kaunlaran dahil sa mga pang-abusong opisyal ng pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, abay nagkakabluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Ah, wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag nagsalita. Magsalita pa. Diba? At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginuguyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotikiya, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito ng online loto. Ganon din ang pinsan, ang Speaker of the House. At nakikita natin ang didma-didmahan na postura ng presidente, hindi nakakatulong. Nako, didma-didmahan na postura ng presidente, hindi nakakatulong, mga kaibigan. Ito po, no, sanib puwersa. Itong napakagandang pahaya, guys, ni Malotikiya at saka ni Ka-Eric, mga kaibigan. Ito po, no, itong haya natin, guys, dahil napaka-importante itong message na to, mga kaibigan. Alam natin, guys, na talagang hindi na po talaga natin alam kung sino po nagpapatakbo ng Pilipinas. Sino po ang Pangulo? Naguguluhan na po ang mga tao. Talagang minsan po, kaya nga tawag natin sa kanya, robot o uto-uto. Diba? Marami pong ano, no? Marami pong mga lumalabas na mga balita-balita na itong sikuting, mga kaibigan, ay nag-aabang lang po ng instruction ni Lisa Smugs or ni Ahas. Kaya itong si itong si Malotikiya, mga kaibigan, talagang nagbigay po siya, guys, ng kanyang pahayag patungkol po ito sa nangyayari sa ating bansa po. Sino ba talaga ang nag-control kay PBBM or kay ano? At sino ba talaga ang nagpaano, no? Sino ba talaga ang nagko-control sa kanya or nag-acting, no? Nag-acting as pangulo. Dahil po ang gulo po ng mga desisyon, mga kaibigan. Alamin po natin mamaya, mga guys, no? At ito, no? Meron tayong breaking news dahil ang INC po confirm na, mga kaibigan, kumpirmado na po ngayong araw lang. Ito ha, kinonfirm na po ng INC para sigurado po tayo. Mamaya po aalamin natin yan. Talagang tutol po sila sa People's Initiative. O, nagsalita na sila ha. Kasi syempre, nung mga nakarang araw, eh, di ba alam nyo naman, guys, na binalita din natin yan dito sa channel natin. Kasi po, mayroon po tayong isang subscriber na matagal na rin sa atin, no? Almost 3 years na rin siya sa atin, si Susan Aviles, na siya po ay talagang certified na Iglesia ni Cristo. At siya po ang unang nagsabi sa akin, mga kaibigan. Minessage niya ako sa Facebook at sabi niya na sila po ay talagang kinausap na po at sinabi na tutol sila sa People's Initiative. So, inantay ko pa nga siya din magsalita dito. Nung nagsabi po siya dito, guys, yun, binalita ko rin sa inyo. So ngayon, kumpirmado na po, guys, na ang INC po
pagtutol po sa People's Initiative. So, Tambalos-Los, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Dahil pag nagsalita na po ang INC, naku, ang dami pa naman ng mga yan. Kuyog yan. Di ba? Alam naman natin ang INC, guys. Sobrang dami niyan. Di ba? At meron pa tayong breaking news, no? Meron pa tayong pasabog, guys. Dahil itong si Vice President Sara Duterte, finally, nagsalita na po, guys. Patungkol po dun sa paratang ni ano, ni virus. Kung ano mga pinagsasabi, di ba, sa hearing. Ngayon, alamin po natin yan, guys, sa mamaya. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan po, live na naman tayo, guys. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ay, sabi ni ano, sino ba yung nagsabi? Sabi na Naomi Paloma, may napanood ako, sir, foodie na sila Lisa Smugs at Robles ang namamahala sa STL ni Tevez. Oo, totoo yan, Naomi Paloma. Hindi pa lang ako nakakuha ng ano, hindi pa lang ako nakakuha ng ano, ng source. Pero alam ko, narinig ko na yan, Naomi Paloma. Totoo yan. Aalamin po natin yan. Baka siguro bukas, mamaya aalamin ko yan. No? Aanohin ko yung source. Kasi nakita ko yung kanina yan. Eh. Talagang sila po nagpapatakbo niyan. Diba? Yung sa PCSO nga, mga kaibigan. Ito po, isiniwalat po ni Ka-Eric. At ito po, sasagutin po ni Miss Malutikia yan mamaya. No? Aalamin natin yan, guys. Dahil, marami na pong nagtatanong sa atin. Minsan, nakakaano na eh, nakakalito na talaga eh. Foodinet, ano na bang nangyari sa hearing ng PCSO? Bakit wala na? Bakit po tumigil? Bakit bigla pong naglaho? At hindi na po natin makita etong si Melyonaryo. Asa na nagpunta? Talaga bang nakatakas na? Pinatakas na? Nasa Japan na ba? Nasa ibang bansa na ba? So marami po nagtatanong, guys, araw-araw, no? Sakit na sa ano eh. Masakit na sa pag-iisip, no? Kasi lahat tayo, guys, clueless eh. Biruin nyo, guys, ito ha. Ano ko lang, singit ko lang, no? Mamaya pag-usapan po natin to lahat, no? Singit ko lang, ha? Si Pastor po, mga kaibigan, balak nilang isyuhan ng hold departure, no? Hold departure para hindi makaalis. At meron pa siyang lookout. Nauna mo na yung lookout. Tapos sunod niyan, hold departure. Ang sa akin lang, guys, bakit si Pastor hold departure kaagad? Samantalang si Milyonaryo, ang laki-laki pong pera na questionabling billion, billionis na pera sa PCSO. Hindi man lang siya na hold departure? Bakit? Samantalang si Pastor Kibuloy ay puro na lang kay Marites. Wala naman kayong katibayan. Gusto nyo siyang i-hold departure? Grabe naman kayo. Ano bang klase itong si Risa? Kaya nakakaasar, guys eh. Nakakaasar talaga. Bilo nyo, mga kaibigan, di ba pinagbintangan nila ang mga Duterte, guys? Akala natin yung hearing na yon patungko lang po kay Pastor, guys. Biglang sumingit, di ba? Biglang siningit itong si Pipi Sara, mga kaibigan. Pati si Duterte naisama. Dahil nung mga nakarang araw, guys, sinabi naman talaga ni Duterte yan na marami po siyang baril, marami po nagriregalo sa kanya. Di ba? Sinabi naman niya yan. Open book po yan, hindi po yan tinatago ni Duterte. Ni Digong, di ba? Pero sa hearing na yun, parang baga, mga kaibigan, naging arm dealer sila. Ibang klase. Naging arm dealer. At ang masaklap pa, mga kaibigan, isinama pa nila si BP Sara. Siya daw nagbitbit ng isang bag na mga grabe talaga itong mga ano na to eh, no? Walang mga sense. Kaya pati po si Attorney Harry Roque natatawa na rin sa kanila eh. Si BP Sara, pinabitbit niyo ng mga armas. Ibang klase, no? Talagang ano eh. Ito po, no, umpisahan na kagad natin ng issue, guys, dahil marami-rami po tayong mga pag-uusapan ngayon. Mamaya po, no, promise mo, babasahin po natin yung mga comments nyo. Babasahin po natin yung mga tanong nyo, ha? Kaya kailangan, guys,
magtanong kayo mamaya para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Pero syempre, babatiin muna natin ating mga OFW, ang ating mga unsung heroes, ang ating mga bagong bayani, 'di ba? Yung nagtatrabaho sa abroad. Syempre, hindi naman mawawala yan, guys, na saludo talaga tayo sa kanila dahil sila po ay mga masisipag. No, hindi lang naman yung mga OFW, lahat po ng mga Pilipino sa Pilipinas ay binabati po natin. Dahil alam natin, guys, na nagbabayad po ng tax. Marami pong nagbabayad ng tax. Pero saan po napupunta yung mga taxpayers, mga kaibigan? Saan napupunta? Napupunta lang sa mga bulsa nila. Kaya shoutout po sa ating mga OFW at of course, sa ating mga suki, ating mga viewers, mga listeners, ang ating mga subscribers, mga members. Maraming salamat sa inyo dyan. Once again, happy birthday po, Sniper. Magparamdam ka naman. Sniper, beke naman. Birthday pala ni Sniper, no? Oy, Rashan, kumusta ka na dyan? Ayan. Maribig Gershano, hello. Sino kaya ang first owner ngayon? Violeta Galvan, kumusta ka na dyan? Sino bang first owner? Ay, si Naomi Paloma pala. Good evening, Sir Fudi, Net, at sa lahat. Oy, good evening sa iyo dyan, Naomi Paloma. Si Wang Yomi, Yoni, BM. Ayan, tamsak na kaagad. Si Lynn Cordinera, andito din pala. Gloria Hoffman, hello. Mabuhay ka, Fudi. God bless you always. Cat Lover, kumusta ka na dyan? Tessie Amanuma, Maribel Garzano, Joe Reyes, Felma, Sikini, Nestor Panilag, Norma Jalaba, Sartonesi, Sinaida Puerte, Lea De, Sunny Zuniga, Evelyn Pedersen, Maria Cristina Narol, Alma Jornales, ayan. Sino pa? Sila si Sande Escolano. Hello, Chrissy Brooks. Kumusta ka na dyan, Chrissy Brooks? Victoria Galvez, is Vich Baltero, Elena Calapis. Good evening, everyone. Here we are again, Sir Fudi, Vlog of Truth. God bless you all. Ayan, oh. Yan po si Elena Calapis, Vich Baltero, Norma Jalapa, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin yan, guys, ha. Lahat po ng mga comments nyo, mga tanong nyo, babasahin po natin yan mamaya ang dulo po. Kaya kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy yung discussions, okay? Si Gritch Erin, ayan, si Black Beauty, andito din, Vich Baltero, Danilo Enriquez, Ronald Talapian, Josefina Sales, Ana Rosalado, ayan, Lina Barrera, dami na pala nag-antay sa atin. Pasensya ka na, medyo late tayo, no? Nag-ayos kasi tayo, guys, kasi feeling ko parang mawawala na naman yung internet namin, kaya talagang tinansya ko na, inayos ko na, guys, para hindi po tayo mawala, no? Bigla na naman tayo mag-offline. Ayan. Sino pa? Oy, si Joe Jose Palak, andito din. Si Marites Lubay. Boy Wifey. Ayan. Nilda Parangan. Sande Escolano. Ayan. Ito na nga, mga kaibigan, ang ating unang pag-uusapan ngayong gabi. Ayan po. BP sana po, mga kaibigan. Sinagot na po itong si Risa sa kanyang mga paratang, guys. Ang sabi po ni Bipi Sara dito, mga kaibigan, Bipi Sara nag-react sa sinabi ng witness na kumukuha o mano sila ng mga bag ng baril kay Kibuloy. Yan po, saan ba yun? Ayan po ang kanyang sinabi, guys, kanina sa balita. Basahin po natin, mga kaibigan. Kita nyo ba, guys? Kita nyo yung ni Bipi Sara? Ayan, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte hingil sa sinasabi ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC na nakita umano siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis sa mansyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Dala-dala umano ang mga bag na naglalaman ng mga baril. Take note, ha? Nakita daw si BP Sara doon sa mansyon at dala-dala daw, ha, dala-dala umano ang mga bag na naglalaman ng mga baril. Alam nyo ba, guys, kung gaano kabigat ang mga baril? Kasi ang sabi dito, mga baril eh. Isang bag, mga bag. Ang sabi pa nga, mga bag na naglalaman ng mga baril. Diba? Hindi natin sure kung anong klaseng baril yan. Mahaba ba yan? Mga maliliit ba yan na baril? Ano ba yan? Handgun ba yan? Ammunition ba yan? Assault rifle ba yan? Hindi natin alam.
Kasi kung mahaba yan, di kalibre po yan, guys. Mabigat po yan. Hindi po kakayanin ni Pepe Sara yun na bit-bit-bit-bit niya yung isang bag. Anong klaseng balita ito? Anong klaseng testigo ito? Oy, pag nagtanim nga kayo ng testigo, ha, Lisa Smags, ayusin nyo nga. Ha, Lisa Smags, ha? Ahas! Ahas na Malacanang, please naman. Pag nag-utos kayo ng mga testigo, ayusin nyo naman yung pagbibriefing nyo. Paano mabibitbit ng isang BP Sara ang isang bag na ano? Bag na mga bag. Baka may basuka pa yan. Ha? Paano niya bibitbitin yan? Ano akala nyo kay BP Sara? Maton? Ano akala nyo kay BP Sara? Ano? Ang lalaki ng mga ano? Lalaki ng mga braso? Kahit nga siguro ako, nag-gym din ako minsan eh. Hindi ko siguro kakayanin yung mga baril na isang bag na yan. Ang bigat niyan. Pwede lang, kung dalawa-dalawa siguro, pwedeng mabuhat yan. Pero kung isang bag, ha, ang sabi nito, isang bag na naglalaman ng mga baril. Ang bigat nun, guys. Kaya dyan, mga dalawang tao siguro, tatlo. Pero pag sinabi mo, bit-bit-bit-bit na ni BP Sara, ano akala nyo kay BP Sara? Ganun siya kalakas? I mean, malakas po siyang tao na babae, pero pag mga ganyan, guys, mga baril-baril na yan, mabigat yan. Ilang kilo ba yan? Ilang kilo po? Ang isang ano lang eh, ang isang rifle, ilang kilo yan? Di ba? Kahit lang yung mga M4 lang. Sino bang nakahawak ng M4? Mabigat yung M4, ha? Pero syempre, mas mabigat yung M16, no? Kasi high school tayo, nakahawak natin yung M16, di ba? Yung officer tayo, di ba? May mga M16 noon. Mabigat po yan, guys. Eh kung sinabi dito, isang bag ng mga baril. Bit-bit-bit-bit ni Pepe Sara. Kakahiya. Sa isang pahayag nitong Martes, Pebrero 20, sinabi ni Duterte na nakagawian na umano na sa kasaysayan ng Pilipinas ang pag-aatake. O, sabi po ni Pepe Sara yan. Ganyan talaga sila. Alam na po ni Pepe Sara yan, guys. Nahulaan na niya yan na talagang sisiraan talaga ang mga Duterte. At pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga pangarap na maging Pangulo. Naku, sino kayo yung nangangarap na maging Pangulo? Ang sabi dito, ha, ulitin ko, ha, marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Giit ni Duterte, mga kaibigan. Naku, sino kaya yun? Sino kayo natamaan doon? Aray ko. Sino kaya yung nag-ambisyon na maging pangulo, mga kaibigan? Ha? Di ba si Risa, guys, gusto maging pangulo? Kaya pala niya sinisiraan si BP. Kasi si Risa, guys, ang taas ng kanyang pangarap, gusto niya maging pangulo, mga kaibigan. Ang layo-layo niya sa survey, di ba? Oh. Ang layo po sa survey ni BP, ni Risa. Tingnan nyo sa survey, guys. Sobrang layo po ni Risa. Kaya pala sinisiraan niya si BP kasi pangarap niya maging Pangulo. Ang sabi pa dito ni BP Sara, mga kaibigan, hindi ko ikakagulat kung dumadami pa ang mga kaso. Investigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Dagdag pa niya, mga kaibigan. Ayon sa Vice Presidente, naniniwala daw siya na may lamang na may tamang panahon para sa lahat. At sa ngayon ay uunahin daw niya ang magtrabaho bilang pagtupad sa kanyang tungkulin sa mga Pilipino. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinupaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang mga Pilipino. Saan po ni Duterte, mga kaibigan? Oh, di ba? Uunahin niya ang dapat niyang unahin. Bakit niya papatulan yung Marites? Marites ni Risa? Di ba? Bakit niya uunahin yun? Ay alam naman niya, guys, paninira lang yun. Propaganda lang po yun, guys. Kasi itong si Risa, gusto pala maging Pangulo. Ang taas ng pangarap mo, Inday. Para ka rin si Inday.
Ha? Inday Risa, ang taas ng pangarap mo, baka lalagapak ka yan. Pag ikaw bumagsak, hindi ka na makakabangon. Oh, matatandaan na ay sinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa umano'y mga pag-aabuso ng Kingdom of Jesus nitong Lunes, Pebrero 18. Sinabi ng witness na si alias Rene na dati siyang landscaper ng Glory Mountain. Ayan. Si Kibuloy, ni Kibuloy. At nakita umano niya ang mag-amang Duterte na kumukuha ng mga bag na naturang lugar ni Pastor. Yun po ang pinakakasinungalingan dun, guys. Grabe ang kasinungalingan dun. Kasi ang sabi ng isang hardinero, tawagin na lang natin siyang Rene. Ang sabi po niya, guys, nakita daw niya ang mag-ama. Oh, ibig sabihin, nakita mo yung mag-ama. Kitang-kita dyan sa kanya mga mata. Nabit-bit daw yung bag-bag na punong ng mga armas. Oh, yun po ang talagang super kasinungalingan. Sa edad po ni Pangulong Duterte, guys, paano siya makakabit-bit ng bag-bag na armas? Di ba? Siyempre, kunwari, may mga armas talaga eh. May mga bag. Di ba, tatawag ka ng mga ano? Tatawag ka ng mga taga-bit-bit. Si Duterte talaga, saka si Sara ang bibit-bit niyan, yung bag-bag na yan. Sige nga, isipin nyo nga. Kaya nananawagan po tayo, no, sa mga testigo na bayad ni Ahas, please lang, no, bago kayo magsalita sa Senado, ayusin nyo ang inyong assignment. Ha? Mag-usap-usap muna kayo bago kayo lumabas sa Senado. Kasi, nagmumukha kayong mga sinungaling. Ha? Hindi nyo iniisip ng mabuti kung ano yung lalabas sa inyong mga bibig. Tandaan nyo, si Tatay Digong may edad na yan. Paano niya mabuhat yung isang bag na mga armas? Ha? Wala ba kayong mga utak? Buti, ako maniniwala pa akong si Pastor siguro ang magbubuhat ng isang bag kasi si Pastor medyo malakas pa eh. Pero pag sinabi mong si Digong, guys, magbubuhat ng isang bag na armas, paano niya bubuhatin yun? Tapos si BP Sara, bit-bit daw yung bag ng punong-puno ng armas. Patawa talaga kayo. Ha? Risa, please lang, no? Alam namin na tumataginting na naman na 50 million malamang or mahigit pa. Mahigit pa, mga kaibigan. Pero nasa 20 lang eh. Nasa 20 million lang po ang suhol dito sa mga testigo, mga kaibigan. No? Di umano, ha? Sabi ko, di umano kasi may narinig tayo eh. Hindi naman galing sa akin yon. Ha? Mahigit 20 million na naman ang suhol, mga kaibigan. Galing po yan kay Lisa Smugs. Kay Ahas, mga kaibigan. Pero, tingnan nyo yung script nila, guys. Mali-mali. Sayang naman yung 20 million. Sino ba gumawa ng script, ha? Sino ba director nyo? Ha? Palpak yung director nyo. Di ba? Mag-iimbento lang kayo ng kasinungalingan. Total bayad naman kayo. Ayusin nyo, gandahan nyo. Para hindi naman kayo pagtawanan ng mga tao. Natatawa na lang sa inyo si BP Sara sa pinaggagawa nyo eh. Di ba? Ang dami po, no? Ang dami pong dapat... Pwede nyo namang sabihin eh na ano, isinakay sa van, di ba? O may van. O, dapat ganun yung mga script nyo. May van na nakaantay doon, nakaabang at dinala ang mga armas, ipinasok sa van, dala-dala ng mga tauhan ni Pastor. Ganun. Ganun kayo mag-isip dapat. Hindi yung bit-bit-bit-bit ang bag ng mga armas ni BP Sara. Bit-bit daw mga kaibigan. Oo, 20 million, mahigit pa. Mahigit pa sa 20 million, mga kaibigan. Oh, tapos palpak yung ano, palpak yung testigo nyo. Sayang naman. Ay, nako kayo. Yan po, mga kaibigan, no? Ito ha, sa kaysaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ng pag-atake. O, nabasa ko na yan, ha? Ito po ang updates natin, guys. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Ang sobrang nakakahiya na po talaga sila, mga kaibigan, no? Hindi na po natin matiis ang kanilang mga kasinungalingan.
pag-atake at paninira lamang. Ganito ay tinuturing ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang sinabi ng testigo sa Senado na si Alias Rene na di umano ay kumukuha siya noon ng mga armas kay Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi na rin anya ikagugulat pa ng Vice Presidente kung sa mga susunod na panahon ay mas dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo at samot-saring issue na ipupukol sa kanya. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Ayun po mga kaibigan, si VP Sara po. Ayun ha. Uunahin niya muna yung trabaho bago yung mga marites. Okay guys, magbibigay lang ako ng konting ano no, update. Konting ano lang no, kaalaman mga kaibigan. Ang isang M4 carbine po guys ay ang weight po niya or ang bigat po niya mga kaibigan nasa 2.92 kilogram. Yung isang M4, sino ba nakakita ng M4 dito? Malamang nakakita na kayo ng M4, di ba? Ang M4 po, yun po yung mas maliit pa po yun sa M16. M16 yun na pinamaliit. Kinompak po nila guys. So ang kilogram niya is 2.92 kilogram. Pagdating naman mga kaibigan, sa 45 caliber, kilogram. Sige, kilogram. Ito ha, kilogram mga kaibigan. How heavy is 45 kilogram? Ang kilogram po mga kaibigan ng 45 ay nasa mga 15. Nasa mga 15 po, no? Or, ilan ba to? Mga isang kilo or dalawang kilo siguro ito mga kaibigan. Ang 45. So, mabigat talaga guys. Mabigat talaga ang mga baril kung sasabihin mo may mga armas. Eh, hindi lang naman yan mga 45 eh. Alam ko, mahahaba po yung mga baril na ito kasi nakita ko yun sa picture eh. Hawak po ni Digong guys, mahahaba. May nakita akong mahaba na baril na ginaganon-ganon niya eh. Yung parang collection lang po ni Digong mga kaibigan. Ipagpalagay na lang natin guys na yung nakalagay sa mga bag. Ang bigat nun. Hindi po mabubuhat ng isang tao yun guys. Kung maramihan ha. Kasi ang sabi po ng testigo, nasa isang bag daw. Ibig sabihin, pag sinabi mo nasa isang bag, maraming lamang mga armas. Anong akala nyo kay VP Sara? Laki ng braso? yung witness pa nila guys, nahalata nyo? Sino ba nakapanood ng hearing? May nahalata kay sa witness? Nagbabasa po siya guys. Meron siyang binabasa. Oo. Nakita nyo? Sino ba nakapanood ng hearing? Meron siyang binabasa mga kaibigan. Itong testigo. Bawat salita niya guys, gumaganon yung ulo niya. Yumuyuko siya mga kaibigan. Meron po siyang binabasa. Malamang sa malamang, part yun ng script nila guys. Di ba? So, kung meron silang binabasa, ibig sabihin, hindi sila makapagsalita guys kung wala po silang script. So, huling-huli na po. Bistado na po si Risa guys. So, sana, kasi sabi nga nila, ipapahuli na nila si Quiboloy kasi sinampina na nga nila eh. Di ba? Sinampina na nga nila. So, isunod niyan, warrant of arrest na. O sige, hulihin nyo si Pastor kung mahuhuli nyo. Sa susunod po na hearing guys, tingnan natin kung anong mangyayari. Baka baguhin na naman yung script. Bantayan natin guys ha, bantayan natin maigi. Kasi nagkamali po sila sa kanilang script. Yung bag na mga armas na dala-dala ni VP Sara. Babaguhin nila yan guys, maniwala kayo sa akin. Mga ilang araw yan pag nag-hearing, sasabihin na naman ng hardinero. Hindi ko po kasi sigurado eh, kung talagang bit-bit ba ni Sara, gaganon yan. Maniwala kayo sa akin guys. Kasi